Ray, saan natagpuan ng mga otoridad itong nawawalang Cessna plane sa Isabela? At mga ilang araw kaya aabutin para sa gagawing retrieval ng katawan ng mga biktima? Yes, Monica, batay nga sa impormasyon ng mga otoridad, nakita itong bumagsak na Cessna 206 plane na may bahagi ng Sierra Madre sa barangay Ditarom, Divilcan, Isabela. Pasado alas 11 kaninang umaga, kinumpirma rin ng Isabela management team na patay na nga ang anim na pasahero na sakay ng eroplano. Pero susubukan ng mga otoridad na ma-retrieve ang katawan ng mga ito sa lalong madaling panahon na maaaring tumagal sa loob ng 3 araw. Matapos ang higit isang buwang paghahanap, natagpuan na ng Isabela Incident Management Team ang Cessna 206 plane na may tail number RPC-1174 na nawawala noon pang January 24. Nag-take off ang aircraft mula sa Cagayan Airport at papunta sana sa Makunakon, sakay ang 5 pasahero at ang piloto nito. Subalit makalipas lamang ang ilang oras mula nang lumipad ito ay naiulat na nawawala na ang eroplano. Malungkot ring ibinalita ng mga rescuer na patay nang natagpuan ang 6 na sakay ng Cessna plane. Of the missing Cessna plane that we have been looking for in the past 44 days. Sadly, there were no survivors. We delayed. Sir, latest information po, identified na ano yung makikita na identified pa daw yung katawan. Kaya lang may isang body ata na nahiwalay yung isang ulo. So the rest po is buo pa. Ayon sa head ng Incident Management Team na si Attorney Constante Foronda, ang composite team na binubuo ng PCG at mga rescuer na sa Makunakon ang nakakita sa wreckage ng eroplano. Kasama rin sa mga nakakita ang K-9 team at isang dumagat guide. Ayon sa mga otoridad, sa ngayon ay wala pa silang maipakitang mga larawan ng eroplano maging ng mga biktima dahil hindi pa nakapagpapadala ang mga rescuer na nasa site kung saan nakita ang aircraft. Pero batay sa kanilang pagsasalarawan, magkakahiwalay na ang mga parte ng eroplano nang matagpuan ito. Nakita ring nakasabit na sa mga puno ang mga damit at iba pang mga gamit ng mga pasahero. 2 beses na umanong tinangkang puntahan ng search and rescue team ang nabanggit na lugar ngunit bigo itong makarating dahil sa taas ng tubig sa ilog na kailangang tawirin. Sa estimate lang po, approximately mga from now is mga 3 days po from now. Kasi nag-move na yung mga tropa, sir, na Pakyat ngayon. Actually, hindi nila maabot ngayon yung location. Bukas po nila maabot yung location nila. So, from bukas, i-ready na yung mga passenger at saka piloto para akyat ulit, ibababa na po dito, sir. Monica, ayon sa head ng Isabela Management Team, ay nasabihan na nila ang pamilya ng mga biktima hinggil sa sinapit ng mga ito. Sa ngayon nga ay pinaghahandaan na ng mga rescuer ang gagawing hakbang upang maibaba mula sa kabundukan ang labi ng mga biktima. Yan mo ng update live mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Grace Flores, live na nag-uulat mula sa Baguio City.